What's up, guys? Good morning. So, welcome back to my channel. So, for today's vlog, may i-share lang ako sa inyo dahil na, last time may na-experience ako na kinabahala ako. Pero nung ginawa ko ito is umukay naman kagad ang sakyan. Kasi last time, naglinis ako ng total body, tapos tinanggal ko yung intake manifold, yung mismong air filter, tinanggal ko, nilinis ko siya. So, napagabalik ko, nung in-start ko na ulit siya, nagulat ako biglang, nagloko yung idle, nag-up and down. So, kadalasan sa atin kasi, pag naganto naranasan is, ay sinasabi, ang sisi palagi natin ay si servo, diba? So, eto, share ko lang, baka kasi makatulong sa inyo, o sayang naman kung papaltang agad natin servo natin, o ano. So, eto, tuturo ko sa inyo. So, yung una natin gagawin, kung cold start tayo mag-i-start, so dapat bago natin i-start yung engine natin, dapat lahat yan is naka-close. So, ano ba ibig sabihin sa naka-close? Nakapatay yung sa ilaw natin, yung signal light, lahat, pati yung sounds natin, aircon, pati mga accessories yan. Yan, bunutin din natin yan. Yan, binunot ko na. As in, talagang nakapatay lahat. Walang naka, ano. Tapos, i-start natin yung engine natin. So, i-start natin engine natin. Kailangan natin mawala yung check engine. Then, kung cold start yan. Yan, hintayin lang natin, ano, mawala, umabot sa operating temperature niya. So, hintay lang natin siguro mga 5 minutes yan. Kapag bumukas na yung fan, ayun yung nag-i-indicate na malapit na natin siya patayin. Tapos, pag namatay na yung fan, patay na natin kaagad yung engine natin. Ayun yung first step. Yun, habang hinihintay natin guys na bumukas yung fan, tapos i-close natin pag namatay yung fan. So, make sure lang yung unang start natin is, huwag nyong aapakan yung ano, yung gas natin. Okay? Huwag nyong aapakan, hayaan nyo lang siya. Huwag nyo siyang i-assist sa gas. Hayaan nyo lang na abutin niya yung operating temperature niya. So, balik. Ngayon guys, waiting tayo na bumukas yung fan. Lumabas na ako para siguradong makikita ko yung pagbukas ng fan niya at saka yung pagpatay. Pagpatay niya, diretso, papatay na natin yung engine. Ayan guys, nag-trigger na yung automatic fan natin. So, kasabay niyan, bumukas na rin yung thermostat natin. Ibig sabihin, nasa optimum operating temperature na ang ating auto. So, hintay lang natin to, mamatay yung fan natin, then papatay na natin kagad yung engine. So, saglit lang yan, mamatay na kagad. Yan, namatay na yung ating ano, automatic fan. So, patay na kagad natin yung engine. Patayin na natin yung engine. So yan, tapos na tayo sa ating first step. So yung second step natin is i-start ulit natin siya. So ngayon naman, ang gagawin natin pag in-start natin siya, aapakan natin yung gas. So i-stay lang natin siya hanggang 2000 RPM. Yan. So start natin ulit. Pagka-start, yan, diretso apak lang natin yan. So, orasan nyo lang yan ng mga 1 minute. So, 1 minute natin i-aganyan. Hintayin lang natin.
Tutukan lang natin yung gas, then papatay na natin yung engine. Okay. Bitaw sa gas. Tapos patay natin engine. Yan. Tapos na tayo sa second step. So third step natin, ang gagawin natin is on ulit natin yung engine. Hintayin natin mawala yung check engine ulit, syempre. Then, wag natin naapakan yung gas. So, hayaan lang natin siya. So, sa loob ng 5 minutes yun, hayaan lang natin siya tumatakbo yung makina. Okay? Start natin. So, hayaan lang natin siya. So, napapansin nyo, ayan o. Medyo nasa 1,000 siya. Hintayin lang natin siya. So, ganun pa rin. Huwag tayo magbubukas ng anumang accessories. Hayaan lang natin siya tumatakbo sa loob ng 5 minutes. So, babalik ako kayo after 5 minutes. Tingnan natin kung yung ating RPM is may nabago. Okay. Bye-bye. So, yun guys. After 5 minutes, napansin natin yung idle natin is hindi na siya gumagalaw sa 750. Walang aircon yan. Nakapatay lahat. So, yung normal idle natin is 750. Kasi before, after ko maglinis nung sinasabi ko nga kanina na throttle body at yung map sensor, anong nangyari? 800 tapos nagwa 1,000. Tapos bumababa ulit ng 800. Nagwa 1,000. Walang aircon yan ha. Tapos, nung pag nag-aircon ako, so, nag-stay siya ng 1-1. So, kala ko talaga servo na yung sira. So, ito yung ginawa natin. So, nakatulong naman. Kailangan lang pala natin i-relearn. Ang tawag dito is relearn yung ating idle. So, try natin i-engage yung ating aircon. Kung may bago. So, buksan natin yung aircon natin. Kahit yan, 2. Yan, umangat siya konti. So, yun. Ano na lang ang ating aircon. Yan, nag 900. Stable siya 800 pag nakabukas yung ating aircon. Observe lang natin konti. Yan, hindi na siya bumaba, hindi na siya gumalaw. Nag-fix na siya sa 900 with aircon. So, try natin ulit patayin. Tingnan natin kung babalik ulit doon. Yan, tumaas. Yon. Okay na. Okay na ito. Bumawa ulit siya ng 750. Tapos, pag binubuksan natin yung aircon, yan, kiklik ulit yung ating yan, ito lang ang settings natin. So, yun, nag 900. So, okay na siya. Wala nang problema. So, subukan natin yung steering assist niya. Yun, tumataas siya ng 1,000. Tumataas ng 1,000. So, goods. Kala ko, masirahan yung servo natin. So, malaking tulong talaga ito para sa akin. So, share ko lang naman ito. Parang sakaling baka kasi kadalasan sinisisi kagad natin si servo na sira na o si map sensor. So, try lang muna natin after kapag naglilinis tayo. Yun, after siguro nasa 15 minutes na tayo dito, nagpapalamig, hindi na siya talaga gumalaw. So malaking tulong yung talaga yung ginawa natin. Nasa 900 lang siya. So ulit, patay ulit natin aircon, tataas konti, tapos bumababa siya ulit ng yan, 750 pag walang aircon. So okay na, sana talaga nakatulong ito sa inyo. Or try nyo muna bago kayo magpalit ng pyesa, kasi sayang naman, mahal din naman. So yun guys. So yun guys, sana nakatulong sa makatulong din sa inyo itong share kong na experience ko. So try nyo lang, DIY lang naman. So madali lang naman ito. Ang tanging kailangan nyo lang dito is pasensya, kasi talagang mag-aantay kayo at isip nyo mag-apakan yung siling nya do kahit naiinip na kayo. Try nyo lang naman, kasi sa alos total na ginawa ko to is parang 15 minutes lang naman ako ginawa. So, umokay naman siya. So, case to case basis pa rin to.
Kung hindi nyo nakuha na isang beses, gawin nyo ulit ng dalawa, pangatlo hanggang pang-apat na beses, gawin nyo lang to. Malay nyo naman, diba? Umukay, sayang din naman kung magpapal tayo ng pyesa. So, yun lang ang aking may share ngayon. So, salamat din sa patuloy na sumusuporta. So, ngayon, hindi pa tayo masyado nakapag-travel, kaya puro DIY muna tayo dito sa ating sakyan. So, itong sakyan natin is ginawa ko itong procedure na to is para sa Lancer Itlog GLXI All Power, yon. So, yun guys, salamat. Please like, subscribe, and share sa aking comment na rin kayo kung may sasuggest kayo or kung may idadagdag kayo sa aking video. Welcome na welcome yung pagko-comment niya sa akin or mag-suggest kayo. Salamat. Ito lamang ay sarili kong experience. Hindi naman talaga ako legit na mekaniko. So, DIY lang ako. So, thank you guys. Bye-bye.